Nanlaban daw kaya napatay sa operasyon ng pulisya ang isang barangay Kagawad na target ng isang drug operation. May nasabat din sa kanyang lampas 2 milyong pisong halaga ng umano'y shabu. Pero duda ang kinakasama ng Kagawad sa kwento ng mga pulis. May report si Cedric Castillo. Alas 9:30 ng umaga kanina, sumugod sa Kalye Gerardo sa Sampaloc, Maynila, ang pinagsamang puwersa ng NCRPO, Drug Enforcement Unit at Manila Police. Itong bayan, bayan, bayan! Yan ang bayan! Pasok! Pasok nga! Pasok! Pasok! Diretso! Para mag-issue ng search warrant sa bahay ng Kagawad na si Ronnie Labongray Jr. Makikita ang pinalabas ng pinto ang kanyang kinakasama at dalawa nilang anak. Sa loob, sugatan na raw si Labongray matapos umanong makipagpalitan ng putok sa mga operatiba. Isinakay siya sa isang tricycle para dalhin sa ospital pero dead on arrival ang barangay Kagawad. The suspect Ronnie Labongray opted to fight it out with the operatives, which resulted in an armed encounter. Subject Ronnie Labongray Jr. Is included in the PIDEA narcolist. Kwento ng kinakasama ni Labongray. Biglas lang umakit sa taas. Ginising po nila kami, tapos pinapababa po nila kami. Dito na lang po kami dinala sa gilid. Pagdating sa gilid, narinig ko na po, may mga putok po ng baril. Tapos maya-maya, binabalan po yung asawa ko, nakabalot na po. Maraming allegation na pwedeng gawin ng pamilya, ng relatives. Accepted natin yan or talagang expected natin yung mga ganyan. Pero this is a legitimate operation with search warrant. Na-recovered di umano mula sa bahay ng suspect ang 350 grams ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso, mga drug paraphernalia, baril at mga bala. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang supplier ni Labongray pero lumalabas na network niya di umano ang ilang pulis. This subject was connected with the PO2 Jolie Alyangan and the PO2 Joel Padre Juan. Kung matatanda natin, itong mga ito yung mga pinangalan ng mga ninja cops. Dati na siyang naaresto ng MPD last 2017 for selling also of drugs. But it was later on dismissed. Tatlo pang sospek ang dinampot ng mga otoridad matapos maaktuhan di umanong nagdodroga sa likod ng bahay ng Kagawad. Pero sir, hindi po talaga po sa amin po yan. Tinanong na lang po yan, sir. Madali lang magsabing ganyan. Cedric Castillo, GMA News.